araw sa inyo mga bata. Andito na naman tayo para sa ating talakayan sa Quarter 3, Module 2 sa Pangkalusugan. Handa na ba kayo? Kung sa ganon, sisimulan natin ang ating module sa araw na ito. Sa module na ito, iyong pag-aaralan ang tungkol sa mga negatibong epekto ng tubeko o tubako at alkohol. Ang mga inihandang gawain sa module na ito ay naglalayo na patnubayan kang makamit ang mga sumusunod na layunin. Una, nasusuri ang negatibong epekto ng sobrang paggamit ng tubeko at alkohol sa sariling kalusugan, sa pamilya at komunidad. Pangalawa, naipapakita ang mga kasanayan sa buhay sa pagpapanatiling malusog sa pamamagitan ng hindi paggamit ng gateway drugs. At panghuli, nasusunod ang patakaran ng paaralan at pamansang batas kaugnay sa pagbenta at paggamit ng tubeko at alkohol. Sa gawain ito, ating balikan ay yung natutunan ukol sa pagkalahatang epekto ng paggamit ng kafein. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap, lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng masamang epekto ng kafein at itis kung hindi. Una, ang sobrang paggamit ng kafein ay maaaring magdulot ng malubhang kaso ng pagkabalisa. Ano ang sagot ninyo? Check! Tama ang sagot sa sobrang paggamit ng kafein ay maaaring magdulot ng malubhang kaso ng pagkabalisa. Pangalawa, nagpapaganda ng kutis ang paggamit ng kafein. Check o ikis? Ikis, kasi hindi siya nagpapaganda sa ating kutis kung sobra ang paggamit ng kafein. Pangatlo, tumatalas ang memorya. Check o ikis? Ikis, kasi ang paggamit ng kafein ay nagpapahina ng ating memorya. Pang-apat, ito ay nagdudulot ng pagkahilo at hallucination. Check o ikis? Check! Panglima, pinapataas ang posibilidad ng osteoporosis. Anong sagot ninyo? Check! Kasi yung paggamit ng sobrang caffeine sa ating katawan, ito ay magdudulot ng osteoporosis. Gawain ito, basahin ang mga sumusunod na tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang maaaring dahilan ng tinatawag na mouth and throat cancer? A. Tubeko, B. Alcohol, C. Caffeine, D. Nicotine. Pangalawa, ano ang maaaring sakit na makukuha sa sobrang paggamit ng tubeko? A. Sakit sa baga, B. Bowel cancer, C. Anemia, D. Liver cancer. Pangatlo, paano nakakaapekto ang sobrang paggamit ng alkohol sa lahat ng miyembro ng pamilya? A. Makapagpatatag ito ng samahan ng pamilya. B. Ito ang magpapasaya sa buong pamilya. C. Mapapaunlad ito ng buhay ng pamilya. D. Ito ang isa sa mga dahilan na makadudulot ng di pagkakaunawaan ng pamilya. Pang-apat, ano ang Republic Act number 92117? A. Alcohol Regulation Act. B. Caffeine Regulation Act. C. Tobacco Regulation Act. At D. Nicotine Regulation Act. Panglima, alin sa mga sumusunod ang maaaring isang alituntunin ng paaralan? A. Pagsusuot ng uniforme. B. Pagtatapon ng basura kung saan-saan. C. Pagpunta ng late sa paaralan. D. Pag-aaway sa mga kaklase o kamag-aral. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Tukuyin at buuin ang salita na ayon sa pinapakita nito. Nandyan ang unang bilang.
Ano kaya ang mga larawan na yan? Kalawa, nandyan yung mga larawan. Ito yung pangatlong bilang o panghuli. Buuin ninyo yung mga titik dyan para sapat lang. Sa bahagi ito, aalamin natin ang mga negatibong epekto ng sobrang paggamit ng tubayko at alkohol sa kalusugan ng individual, sa pamilya at komunidad. Ang sobrang paggamit ng alkohol, una, ang pagkakaroon ng chronic liver cancer, cardiovascular disease, acute alcohol poisoning, at fatal alcohol syndrome. Pangalawa, dahilan din ito na tinatawag na mouth and throat cancer, larynx and pharynx, esophageal cancer, bowel cancer, colon and rectum, liver cancer, and female breast cancer. Para sa tubayko, dahilan ng sakit sa baga, cancer, at cardiovascular disease o sakit sa puso. Ang magiging epekto sa pamilya, kapag ang isa sa pamilya ay madalas na naninigarilyo o ang pag-iinom ng alak, maaaring lahat ng miyembro ay gumaya sa kanilang nakita, lalong-lalo na kung ito ay ang kanilang mga magulang o nakatatandang kabatid. Ang masamang epekto na maaaring maramdaman ng isa ay maaaring maranasan ng lahat ng miyembro ng pamilya na nagiging bunga ng madalas na di pagkakaunawaan. Ito din ay nakadudulot ng mabilis na pagkainit ng ulo at ang pagiging sakitin. Ang epekto sa komunidad ng paggamit ng alkohol at tubayko. Hindi maganda ang epekto ng sobrang paggamit ng tubayko at alkohol sapagkat dadami ang magiging problema sa lansangan. Ang mga problemang ito ay bunga ng pagiging mainitin ng ulo at pagkawala sa katinuan na dulot ng alak. Kung dadami ang bilang ng mga taong naninigarilyo at umiinom ng alak, maaaring magkaroon ng naganap na sakit tulad ng sakit sa baga, liver cancer, at acute alcohol poisoning. Ito rin ay maaaring maging sanhi ng aksidente sa kalye kasi lasing ang nagmamaniho, kaya din pananakit sa kapwa dahil sa impluwensya ng alak na nakadudulot ng pagkawala sa sarili. Ang mga alituntunin ng paaralan at pambansang batas. Ang bawat paaralan ay may mga alituntunin na dapat tandaan at sundin ng mga mag-aaral at mga guro. Ang pagsunod sa mga alituntunin ay mahalaga sapagkat ito ay makatutulong sa ikabubuti ng lahat. Halimbawa ng alituntunin ng paaralan ay ang pagsuot ng uniforme at pagpasok sa paaralan araw-araw. Ang bansa ay may ipinasang batas na Republic Act No. 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003. Ito ay naglalayo na ipagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar gaya ng palaruan, pampublikong sasakyan at maging sa paaralan. Nilalayo nito na panatilihin ang malinis na hangin at maayos na kalusugan para sa mamamayan ng Pilipinas. Sa gawaing ito, para sa unang pagtatasa, basahin ng mabuti ang mga payag. Iguhit ang masayang mukha kung ito ay tama at malungkot na mukha kung mali. Una, ang paggamit ng tubayko ay hindi maganda sa kalusugan ng tao. Pangalawa, maaaring magdulot ng pag-aaway ang sobrang pag-inom ng inumin na may alcohol. Pangatlo, mahalaga sa kalusugan ang sobrang paggamit ng tubayko. Pang-apat, dahilan ng liver cancer ang sobrang pag-inom ng alak. At pang-lima, nagiging mapayapa ang komunidad kapag ang mamamayan ay naglalasing araw-araw. Para sa pangalawang pagtatasa, meron tayong Venn diagram dito.
Tukuyin ang mga negatibong epekto ng sobrang paggamit ng alcohol at tobacco. Sulat ang parehong epekto sa gitna at ang magkaibang epekto sa gilid. Andiyan, dito sa unang bilog, o bilohaba, meron diyang alcohol. Sa kabila naman, meron tinatawag natin tobacco. Ano kaya ang magiging epekto nito? At yung nandoon sa gitna, yung pinakagitna, diyan mo isusulat ang magkaparehong epekto ng alcohol at saka tobacco. Meron tayong pahayag dito tungkol sa epekto ng paggamit ng tobacco at alcohol. Meron diyang mga patlang. Punan ninyo yung patlang para mabuo yung pahayag doon o talata. Ang mga negatibong epekto ng paggamit at pag-aabuso ng tabako at patlang ay ang pagkakaroon ng chronic liver cancers, cardiovascular disease, acute alcohol poisoning, at fatal alcohol syndrome. Gayunpaman, ang pag-aabuso ng paggamit ng patlang ay nagdudulot ng sakit sa patlang, at patlang. Para sa bahaging ito, gumawa ng maikling dialogo o usapan na naglalayong ipakita ang pagsunod sa alituntunin ng paaralan o ang pambansang batas. Ito ngayon ang rubric sa pagmamarka ng pagungit at pagsulat ng dialogo. May mga batayan tayo dyan, may tatlo. Una, nilalaman, kalawa, organisasyon, at pangatlo, ang pagkamalikhain. So, ang antas ng pagmamarka, meron kayong 5 puntos kung naipapahayag sa dialogo ang layo ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan o pambansang batas. 3, hindi masyadong naipahayag sa dialogo layon ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan o pambansang batas. 2 puntos malayo sa paksa ang naisulat na dialogo. Para sa organisasyon, 5, mahusay ang pagkakasulat ng dialogo. Nagkakasunod-sunod ang mga ideya. 3 lang kung maayos ang pagkakasulat na may tauhan at usapan. At 2 kung hindi maayos ang pagkakasulat ng dialogo. Para sa pagkamalikhain, may 5 puntos kayo kung gumamit ng sariling ideya at imahinasyon sa pagsulat ng dialogo. 3 puntos kung gumamit ng ilang ideya mula sa aklat o website sa pagsulat ng dialogo. At 2 lang kung hindi gumamit ng sariling ideya at imahinasyon sa pagsulat ng dialogo. Satayahin na tayo mga bata. Piliin ang titik ng tamang sagot at bilugan ang titik para sa bawat bilang. Una, ano ang epekto ng paggamit ng tubeko? A. Sakit sa baba. B. Pagiging malusog. C. Matitibay ng ngipin. D. Malusog na baba. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsunod ng alituntunin sa paaralan? A. Laging huli sa pagpasok sa klase si Bessie. B. Hindi madalas pumapasok sa paaralan si Ben dahil naglalaro sa bahay. C. Binabati ni Drea at tinutulungan ang guro sa paglilinis ng silid-aralan. D. Nakikipag-away sa kaklase at kumag-aral si Larry araw-araw. Pangatlo, ano ang pambansang batas na naglalayon ipagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar? A. Republic Act 94-11. B. Republic Act 65-11. C. Republic Act number 1192 at D. Republic Act 9211. Pang-apat, paano mo maiiwasan ang mga di kanais-nais na sakit tulad ng cancer sa atay at baga? A. Palaging manigarilyo at uminom ng alak. B. Manatili sa lugar na naninigarilyo ang mga kaibigan. C. Iwasan ang paninigarilyo at pag-iinom ng alak. D. Palaging makiinom sa libreng alak lamang ng kaibigan.
at huling katanungan. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpapakita ng pagsunod sa pambansang batas sa Republic of 9211? A. Hindi naninigarilyo sa mga pampublikong sasakyan. B. Naninigarilyo sa paaralan. C. Hindi binibenta ng sigarilyo ang mga bata. D. Naninigarilyo lamang sa mga lugar na maaaring manigarilyo. Para sa karagdagang gawain ninyo, meron tayo dyang isang larawan ng bahay na kung saan dyan ninyo isusulat ang epekto ng paggamit at pag-aabos ng alkohol at tabako sa pamilya. Naway, may natutunan na naman kayong aral para sa ating module, mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Ito si Ginang Era E. Caballero, ang guro sa Maki 5. Bye-bye!